Nagbabalik po ang Pinoy MD and the doctor is in. Kaya ito na ho ang ating mga katanungang ipapadala kay Dr. Q. Mula po naman kay Ricky Suarez, ano daw doc ang cause ng lower back pain para maiwasan naman daw ito? Alam mo Ricky, yung back pain kasi maraming dahilan dyan at maraming factors na involved. Unang-una dyan, yung age ng tao, yung type ng trabaho, kung ano yung ginagawa niya araw-araw, yung kung siya ba ay buntis o hindi pag kung siya ay babae, at meron ding mga problema na dahil din sa posture natin, no? Sa pagbubuhat ng mga gamit na mali yung posisyon. O meron din tayong tinatawag na slip discs na kung saan ay yung disc na nasa pagitan ng dalawang vertebra, ito yung nag-prevent ng friction ng dalawang vertebra at nagpapa-ensure na ang galaw ng ating backbone ay maganda. At may marami ding mga ibang dahilan dyan. For example, yung mga genetic factors. O di kaya yung mga iatrogenic factors din dahil sa mga trauma. No? So, depende rin yan sa kung ang tao ba ay masyadong mataba o masyadong payat. No? Doon nagkakaroon din ng mga problema ng lower back pains. At ito naman mula kay Dang Esteban Aban. Bakit daw kaya ganyan ang mens niya, Doc, ha? 2 days na brown, may spot siya doon. Pagkatapos, biglang nagiging red. Then brown na naman. Red, brown, red, brown. Ano bang ibig sabihin niyan, Doc? Wala kang dapat ikaproblema dyan, Dang, kasi ito ay normal ito. No? Pangkaraniwang nangyayari ito sa mga ibang babae na ang kanilang regla ay kung minsan nga nauuna yung brownish na discharge, ito ay dahil sa mga natitira pang dugo from the previous menstrual cycle. O di kaya pag nag first day na siya, maganda yung bleeding, yung talagang menstrual blood na normal, and then ipa-follow yan o susundan ng brownish discharge. Ito ay dahil sa naiipon yung dugo doon sa loob ng mattress, o di kaya doon sa loob ng vagina, nagkakaroon ng oxidative process, at ito yung ang nangyayari dyan ay yung from reddish, nagiging brownish yung discharge. So normal yan Dang, at hindi mo dapat ikakabahala yan. Alright, eto naman mula kay Rosario Dula Concepcion. Doc, ang tanong niya, may masama bang epekto kung madalas na nagpipigil ng ihi? Ang pagpipigil ng ihi ay isang kondisyon na kung saan ay ang isang babae o yung isang lalaki ay tumataas o lumalaki yung risk nila na makakaroon ng urinary tract infection. Kasi pag pinigilan mo yung ihi, ito ay naiipon ngayon sa loob ng pantog. Pag ang pantog ay punong-puno na, babalikan ngayon doon sa kidneys. No? So, kung hindi pa yan ma-empty ng isang individual, yung isang tao ang pantog, ay ang ihi doon sa loob ay magiging culture medium yan for the bacteria to grow at makakaroon ng urinary tract infection. At eto naman mula sa ating kapuso na ayaw magpakilala, no, ang kanyang tanong, Doc, maari bang mabuntis after makipagtalik ng nag-withdrawal naman kahit na may lumalabas pang brown discharge? Ang withdrawal ay hindi very effective na contraceptive method kasi bago mag-withdraw ang isang lalaki ay makakaroon na sila ng tinatawag nating pre-cum or yung pre-ejaculate na nandoon ang nakakonsentrate yung million-million ng sperm cells. So, hindi porke na-withdraw na siya ay safe na yung isang babae. Yung brownish discharge naman, pwedeng maging party yan ng normal na pagreregla, o kung minsan in between the menstrual cycle sa kakaroon ng brownish discharge yung isang babae, pwedeng ito ay magiging sign din na magkakaroon ng infection. So kung may infection, kung minsan nagkakaroon din ng problema dyan sa sperm cells, sa lifespan ng sperm cells, kasi pag may infection yung isang babae ay naiiba din ang pH or acidity ng vaginal discharge at ang mga sperm cells ay namamatay. Pero kadalasan, kahit may brownish discharge yung isang babae at nag-withdrawal si Mr. o yung kanyang partner, pag nagkakaroon na ng pre-ejaculate yan, ay posible pa rin mabubuntis ang isang babae.